And I am Marty Chris Florendo. And we are your hosts for today. And Marty Chris, I would like to welcome yung mga nandito sa home. Thank you for coming. And yes, ate, syempre para naman sa mga nasa live, welcome po. Don't forget to like and share our live streaming para mas madami pa tayong ma-reach out ng mga tao pabalik sa Lord and to be part of somebody else's story. And ate, bago ko pa makalimutan, ano pwede mo bang i-share sa amin yung naging takeaways mo last Sunday? Ang na-receive ko last Sunday is, good report is the language of faith. And we need to see things in the eyes of faith na kahit na anong pagsubok natin sa buhay, matutupad pa rin kung ano yung inihandang plano ng Diyos sa atin. And so we will live the victorious life. Ikaw naman, Marie Chris, ano naman yung na-receive mo last Sunday? Ayun ate, madami akong na-receive last Sunday. And isa na dun yung, as a child of God pala, dapat may tiwala tayo sa Kanya. And syempre sa word niya, kasi yung God na pinagsaservan natin is a God of faithfulness. Na kapag sinabi ni Lord na yes, oo na yon. Diba? Hindi man sa paraan at panahon na gusto natin, pero sa paraan at panahon ng Lord para mapangyari ng bagay na yon. Amen! Marie Chris, meron akong isang tanong sa'yo. Ano? Kung i-describe mo in just one word yung buhay mo ngayon, ano yon? In one word, siguro exciting. Excited pa ako sa mga gagawin ng Lord sa life ko and syempre sa life ng family ko. Ikaw naman ate. Sa akin naman pinagpala. Kasi tunay nga naman na nararamdaman namin ako at ang pamilya ko na in this time of pandemic, hindi kami iniwan ng Diyos. Kaya naman, we would like to acknowledge those people na tapat sa ating giving. Amen, ate. And syempre, we would like to acknowledge din yung mga patuloy na nagsased ng stars sa page natin. Every live streaming, di ba? Ayun, to support our church. Kaya ate, wag na natin patagalin pa. Oo nga, at nararamdaman ko yung excitement sa lugar na to. Marie Chris, are you ready to worship the Lord? Oo naman, ate. Let's worship! Magandang araw sa ating lahat. At kung excited ka na, ba't nakaupo ka pa? Tumayo ka na! Ibigay natin ang the best shot natin ngayon as if ito na ang last na worship natin. Amen? We travel, see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turned to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are holy, worthy of it all. Every child endless love unrestrained. This is our God.
Sigla naman natin. Para hindi tayo kumain na. There is someone like a God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. O wala kang katulad, O Diyos. Noy nadi como nuestro Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. 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 Praise and glory. Honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever rejoicing. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You're matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever rejoicing. Ayo, 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 ah. 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 Ayo, ayo, ayo. Makapangyarihan yan para magbago ka. You need to do something, build something new for the world. Not called by God to be saved. Lord, lagi po niyang nilirespect ang ating freedom. So this is all about restoration. It comes from within, not comes from the outside. So, at umasa po tayo na I know that this is a perfect time. Kaya, ang aking paalala, we have no right to question God. Are you excited for the word? This very day, ito po ay para sa bawat isa sa atin. And excited po akong i-share ito sa inyo sapagkat kailangan po natin ang buhay ay maging mapanakakop. Kung gusto po nating magtagumpay, dapat po ang buhay natin, buhay na nananakop. Because we do believe that Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Si Jesus, hari ng mga hari. Tayo ay kabahagi niya. Tayo ay kanyang mga anak. Tayo ay kanyang nasasakupan. Kaya bawat pananakop na meron tayo, nag-glorify ang King. So it is not all about us, but it is all about our King. So hindi tayo pwedeng maging intimidated, hindi tayo pwedeng maging fearful sapagkat ang gusto ng Diyos maging mapanakop tayo. So excited ako ngayon na i-share ito sa inyo, this life of a conqueror. Meron pong inspiration na nakuha ko dito sa word ng Lord. It is a wonderful narrative about the life of Joshua. Si Joshua po ay tinawag ng Diyos
ginamit ng Diyos, pero hindi po yun bigla-bigla. May mga bagay pong pangyayari sa kanyang buhay at yun po yung atin pong pag-uusapan ngayon. So we need to be inspired by the life of Joshua. So si Joshua on this particular chapter, he conquered his emotion. He conquered his emotion. So if you want to be a conqueror, you need to conquer yourself. And number one, you need to conquer is your emotion. So sometimes, your emotion paralyzes you. Your emotion stops you for doing things for God. So yan po yung nangyayari. No? Pagka minsan, if you are driven by your emotion, emotions is not bad. Hindi po masama ang emosyon. Maganda po yan. Pero nagiging masama yan pag yan ang naging dahilan para wag mong gawin ang kalooban ng Diyos. So lahat ng bagay na binigay ng Diyos sa atin, pinagkatiwala ng Diyos sa atin, maganda. Sino po yung sasang-ayon dito sa sinasabi ko? Lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa atin, maganda. Kasi meron siyang magdakila at banal na layunin. Last week, we talked about Joshua and Caleb. They have different spirit. So that's why they have different perspective. They have different language. They have different news. Because of that spirit. So, this very day, we talk about Joshua. And be a conqueror like Joshua. So, particular na nakonka ni Joshua in this particular chapter is all about his emotion. Lahat tayo may emotion. And I just want to open up your Bible with you. In the book of Joshua, chapter 1. No, in the book of Joshua, chapter 1, verse 1 to the following. So, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aid, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I have about to give to them. Mga kasama, I just want you to listen dito sa mga bagay na ito na babasahin natin. Kapag binasa natin ang mga bagay na ito without revelation, without understanding, it seems like just a simple story. So, kapag ka po story, ang tawag po dyan ng mga guro natin nung tayo nag-aaral pa, narrative. Tama po ba mga kasama? Sino natatandaan nyo na nag-aaral tayo? Yung story is a narrative. Kwento po yan. So kung hindi po natin ito maiintindihan in the light of the Holy Spirit and understanding that comes from above, parang kwento lang po yan. But look at this right now. Look at the statement. After the death of Moses, the servant of the Lord. Mga kasama, marami pong ayaw pag-usapan ng kamatayan. Marami pong takot dyan. Kaya po ngayon, natutuwa ako, ang kamatayan po, normal na lang. Bihirang araw po sa Facebook na walang notify na merong namatay. So, kinukondisyon tayo ng sitwasyon sa kamatayang natural. Sabihin mo sa katabi mo, kamatayan. So kapag ka gustong-gusto mong mamatay, maniwala ka mga kasama, may problema ka sa buhay. Kapag ka ayaw mo pa pang mamatay, may layunin ka pa sa buhay. So this is not all about death, but this is all about perspective. So paano mo tinitingnan ang mga bagay na ito? Ang kamatayan mga kasama, hindi siya dapat katakutan, kundi dapat paghandaan. Sino dito yung handa na mamatay? Ako lang. Ay, mali yung tanong ko. Hindi takot mamatay. Yun. Tas ang kamay, hindi takot mamatay. Yun, buti na lang talaga, ang dali niyong kausap. So ngayon, hindi na nakakatakot ang kamatayan. Bakit? Lahat na ay namamatay. Mayaman, mahirap, namamatay. Sikat,
hindi sikat, namamatay. So hindi nakakatakot ngayon ng kamatayan. Pero ito ang maganda. Mga kasama, lahat tayo mamamatay, pero ano ang matatandaan sa'yo? Lahat tayo mamamatay, pero ang tanong, evaluation natin, ano ang matatandaan sa'yo? Halimbawa, namatay tayo ngayon, ano ang matatandaan sa'yo? Ang mga bagay na matatandaan sa'yo, yung mga bagay na ginawa mo habang ikaw ay buhay. So this is all about kung paano ka matatandaan ng mga tao, yun yung paraan kung paano may ipinamuhay ang buhay mo. So death is natural. Ang kamatayan para po sa lahat yan. Pero lagi nyo pong tatandaan ang mga bagay na ito. Paano mo tatapusin ang iyong buhay sa mundong ito? Yan po yung magandang makuha natin ngayong umagang ito. Kasi maraming mga tao ayaw pag-usapan ng kamatayan kasi may mga bagay pa silang pinagkakaabalahan maliban sa gusto ng Diyos. They don't want to die because they are so busy doing their own things. Ginagawa nila yung kanilang personal agenda, yung personal na gusto nila, kaya ayaw pag-usapan yung kamatayan. So mga kasama, ang maganda ngayon, inihahanda natin yung ating sarili paano natin tatapusin. Every day of our lives, every week of our life, every month of our life, every year of our life, we are heading towards death. And death is uncertain. Hindi mo alam kung kailan yan darating. So that's why we need to be prepared. Hindi mo na nga alam kung kailan darating, hindi ka pa naghahanda. Tignan mo yung katawi mo, handa ka na ba? So ito yung kamatayan. Malaking tulong ito sa atin in order for us to look at the end. To look at the end, how we end our life. So paano mo tatapusin yung buhay? Mga kasama, so ito yung sang-ayon sa iyong ginawa. But the good thing is this particular verse, si Moses namatay. Lahat tayo mamamatay, pero look at the description of the Lord in his life. The description of the Lord in his death. Buhay pa siya, nagserve na siya. So tingnan niyo po yung description of the Lord. Sabi po ng Lord sa kanya, my servant Moses is dead. So yun po yung pinakamasarap na kamatayan, namatay na lingkod ng Diyos. Sometimes we want to acquire in life. Na gusto natin, talagang yun ang buhay. Tandaan niyo po, kung ano yung buhay mo, yan ang ikamamatay mo. So maraming mga tao gusto nilang ma-identify sa success. Gusto nilang ma-identify sa fame. So mga kasama, hindi masama ang success, hindi masama ang fame, hindi masama ang wealth. Pero don't allow those things to hinder to accomplish your purpose. So kaya tayo binuhay ng Diyos para mag-serve lamang sa isang master. So we need to die as a servant of the Lord. Tinan mo yung katabi mo. Dapat mamamatay tayong lingkod. Amen. So marami akong tinanong patungkol dito. Sabi ko sa kanila, bro, habang kumakain kami, anong gusto mong matandaan sa'yo pag namatay ka? Sabi ng isa, pastor, ako po dati, iba yung dugtong sa pangalan ko eh. Kasi meron po akong senaryo, tandang-tanda ko po yun, yung pong kaklase ko, meron pong nakalabas na ano dito, sa likod. Tela. Hinata ko po. Yung po pala ay underwear ng babae. So kaya po nabansagan po akong manyak. Kaya po ang dugtong sa pangalan, nakakahiya, pastor, pag namatay akong ganun. Buti na lang, sabi ko, buti na lang, may pag-asang magbago. Habang buhay ka, pwede pa nating baguhin yung dudugtong sa kamatayan natin.
So hindi tayo mamamatay na tagumpay lamang. Hindi tayo mamamatay na mayaman lamang. Hindi tayo mamamatay na para sa mundo lamang. Mamamatay tayong lingkod ng Diyos. So my servant Moses is dead. So yun ang masarap na kamatayan. Lingkod ng Diyos. So kailangan lang may katapatan yan. Mga kasama, tapat yan. Yan po yung bagay na dapat talaga na maintindihan natin, na makita natin, mga kasama. Sabihin mo sa katabi mo, mamamatay na lingkod ng Diyos. Sino dito yung mamamatay ka pero ang tagline mo ngayon, lingkod ng Diyos? Lingkod ng Diyos. Mga kasama, yun po yung sinabi doon sa verse 1. Mga kapatid, gusto kong maintindihan natin ang mga bagay na ito. Mamamatay tayo pero may servant Moses. So ang sarap sa pakiramdam at marinig mo yon. Kaya ito isinulat para nasain natin. My servant Lito was dead. Si Lord ang may sabi. Ang sarap ng pakiramdam. Hindi, namatay itong magandang lalaking to. Namatay itong sikat na ito. Namatay itong mayaman na to. Namatay itong maimpluwensyang ito. Ang sarap na description ni Lord, si Moses namatay, pero lingkod ng Diyos. Sino dito yung nagnanais ka rin dito ngayon? If you want to be a victorious Christian, if you want to be a conqueror, you need to be with God. My servant, Moses. May personal doon sa verse 1, my servant, Moses. Dito, Moses, my servant, is dead. Yung word na mine, personification niya ni Lord. Nirecognize ni Lord, yung anak kong ito, namatay ito na naglilingkod sa akin. Pero tandaan niyo po, ang paglilingkod hindi seasonal. Ang paglilingkod hindi occasional. Ang paglilingkod po, eternal. So we need to be intentional in everything that we do. Are you excited for this? So mga kasama, kahit may problema ka, ano man ang pinagdadaanan mo, maginhawa man ang nararanasan mo, naghihirap ka man, isa lang ang description, isa lang idinidescribe ka ni Lord, my servant. Tinan mo yung katabi mo, lingkod ng Diyos. Pero buhay pa yan, amen? So ibig sabihin na buhay ka, may gagawin ka pa. Marami pang gagawin sa iyong Panginoon. So, yan po yung bagay na dapat nating maintindihan dito sa verse na ito. So, si Joshua po, associated siya doon sa kanyang master na walang iba kundi si Moses. But the good thing to Joshua is this. He was aid. Katulong po siya. So, itong si Joshua ay katulong ng servant of the Lord. Kaya po itong si Joshua, mga kasama, na andun po siya sa lowest point of his life. Bakit? Meron siyang master. So yung master niya, nagsiserve kay Lord. So ang sitwasyon niya, mas mababa siya ngayon kaysa doon kay Moses. But I just want to tell you right now, anuman ang sitwasyon mo, anuman pakiramdam mo, anuman position mo ngayon, but you need to do a noble thing. You need to do a glorious thing. So may mga bagay kang maliliit na ginagawa ngayon because you are just an aid, you are just an helper. Katulong lang tayo ngayon. Mababa lang yung kinalalagyan natin ngayon. Pero lagi mong tatandaan, your lowest point is God's preparation for your victory. So kung nararamdaman mo ngayon na mabababa ka, gawin mo ang lahat ng bagay na may kahusayan. Gawin mo ang lahat na merong dignidad. Gawin mo ang lahat ng merong dangal. Because God is preparing something for you. Mga kasama, kung ikaw ngayon ay nararamdaman mong naandito ka lang, inihahanda ka ng Diyos. Sabay-sabay nga natin sabihin, inihahanda ka ng Diyos. So, ito minsan yung atin pong nagiging pangit na ugali, ay ito lang naman ang nagagawa ko. Yan na nga lang hindi mo pa ginandahan. Yan na nga lang hindi mo pa hinusayan.
Basta ikaw ngayon ay nandun sa lowest moment of your life, I tell you, God is preparing something great for your life. But you need to do things with greatness. Gawin mo ang lahat ng bagay na merong kahusayan, may kadakilaan, kasi ginagawa natin ito sa Panginoon. Mga kasama, I don't know your situation in life right now. Maybe, kagaya ni Moses, ginagawa natin ang lahat ng bagay. Habang tayo'y may lakas, habang tayo'y may panahon, habang tayo'y may pagkakataon, serve your life. Serve your life for the glory of the King. Mga kasama, yung buhay mo, ipaglingkod mo. Kasi ang buhay na ipinamuhay natin, yun yung description ng Diyos sa atin. Yung buhay na ipinamuhay mo, yun ang description ng Diyos sa'yo. So si Moses that time, he was given a task. Si Moses, binigyan siya ng task. And that task is to lead God's people. God always uses people to lead people. Sabi mo sa katabi mo, yan ang Diyos. Gumagamit siya ng mga tao. So, ang tao na nangunguna sa mga tao, papalapit sa Diyos para magawa ang kalooban ng Panginoon, yun ang servant of the Lord. So, you are servant of the Lord. So, you need to serve your life. You need to serve your strength, your time for God's greater glory. Hindi tayo naglilibang. Hindi tayo nag-aaksaya ng panahon. Huwag mauubos ang iyong panahon sa Facebook. You need to face not the book. You need to face your end. Baka pag namatay tayo, ito yung anak kong magaling sa Facebook. Grabe siya. Simula umaga hanggang gabi. Facebook ang hawak. Kasi maganda yung iyong sitwasyon. May pera, walang karamdaman. Alam niyo po, gusto niyo ng kwento? Meron po kaming kaibigan from Chicago, nagpabili po ng kotse. Binili po ng namin ng kotse. Pagkatapos yung pong pinagkatiwalaan, hindi ho masyadong magaling mag-drive. So yung pong isa naming kasamang pastor, ay doon po namin ipinasakay. So pinasakay po namin siya doon, tapos pumunta po kami ng Cafe Caterina, doon kami nagkita-kita. Alam niyo po, sabi po nung, hindi na ako uulit sumakay dyan. Bakit naman? Naku, grabe, napakabilis. Palikong ganun, paahon, grabing gumanon, talagang grabe ang kapit ko. Sabi ko sa kanya, alam mo, dapat lalo ka dyan sumakay. Bakit naman, Pastor? Kasi kapag kaganyan ang sitwasyon, nagiging mapanalangining ka. Alam niyo po ba, mga kasama, biro ko lang yun sa kanya, pero sabi niya, oo, talagang grabe yung panalangin ko talaga, sana makarating kami ng buo. Alam niyo, sometimes if your life is not in trouble, if your life seems okay, dyan ka lalong hindi nagiging maka-Diyos. Pag malakas ka, nagba-vitamins ka palagi kasi kailangan ng katawan na malakas. Pero tapos hindi ka naman nagsisell group. Hindi ka naman pumunta sa church. Pero pag sa palengke, nakakapunta ka. Pag sa mall, nakakapunta ka. Pero pag may sakit ka, naalala mo si Lord. Pag may problema ka, naalala mo mga church people. My servant Moses is dead. Sana bago ka mamatay, ang deklarasyon ng Diyos, servant ka rin niya. Ang ayaw kong maranasan mo, yung expectation mo, hindi pala yun ang reality. Expected mo, pupunta ka sa langit, pero sabi ni Lord, ba't ka pupunta sa langit? Anong description mo? Masarap pagpunta mo sa langit, excited ka. Why? You are a servant of the Lord. Come on. Sino po dito yung may natututunan ka dito? You are the master of your life.
While we are here on earth, you are the master of your life. But we have a great master that orchestrates our life. Sino yung great master na yon? It's none other than God. Amen. So, binigyan lang tayo, pinagkatiwalaan lang tayo, pero hindi mo gagamitin ang buhay mo na walang kabuluhan. Huwag mong aaksayahin ang iyong oras, huwag mong aaksayahin ang iyong lakas. Kaya tayo, ginagawa natin ang mga bagay nito for God's greater glory. So kaya ako, nag-e-exercise para maging physically fit ako. Kaya ako, nagtitake ng vitamins para maging physically fit ako. Para kahit na anong virus ang dumating sa akin, yung immune system ko kayang lumaban. Because I do believe one day of a week, mag-worship ako kay Lord. Alam niyo, kahit wala ang dumating, mag-worship pa rin kami. Buti na lang, nandito kayo ngayon. Yan ay investment ninyo. Kaya dapat talaga, yung kamatayan natin mga kasama, titingnan mo na. So kung hindi ka, kung hindi mo alam kung kailan, paghandaan mo na. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, handa ka na ba? Alam mo ba kung kailan? Kung hindi pa, paghandaan mo na, ha? Hindi yung ang dami-dami mong plano. Papagawa ng ganito, bibili ng ganyan, pupunta sa ganito. Nasaan si Lord? Bahala na siya. Maraming mga tao lasing na lasing sa mundong ito. Kaya mga kasama, you need to live a life, victorious life. You need to conquer yourself. Maraming iaalok ang mundo sa iyo, kasikatan, karangyaan, katagumpayan, pero lagi mong tatandaan, we need to die as a servant. Servant of the Lord. At eto ngayon, kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay na meron ka, maaaring tingin mo, maliit na bagay lang yung ginagawa mo, assistant ka lang, katulong ka lang, maliit na bagay lang yung ginagawa mo, yan lang ang tingin mo. But I tell you, God is preparing you for something great. Darating yung time, yung iyong kairos moment, yung este turno mo, now is your time. Yan yung darating. Bakit? Ito na yung nangyari. Oh. Pagkatapos na i-describe si Joshua as aid, helper, katulong, maliit, sunod-sunuran, pero pinopromote pala ni Lord. Excited kayo sa promotion ni Lord? So yan ang magandang promotion. Binibigyan ka ng responsibility. So that is a world promotion. The world promotes you, God promotes you, given you with great responsibility. Si Joshua, ililid niya yung mga tao. Pero ito namang si Moses, pinromote din ni Lord. Not for responsibility, but for eternity. Alin ang gusto mong promotion? God promote Moses for eternity. Pero si Joshua, pinromote siya for a responsibility. God always promotes us. Sabihin mo sa katabi mo, pinopromote tayo palagi ni Lord. Excited ka sa promotion mo? Sino dito yung gusto mo eternal promotion? Ipopromote ka ni Lord sa eternity. Pero habang buhay pa tayo, hindi pa tapos yung ating responsibility. So, mga kasama, mahalaga po itong dalawang bagay na my servant Moses is dead. Moses, my servant, is dead. Mga kasama, lahat tayo mamamatay. Hindi ko lang alam kung kailan, hindi ko alam kung paano. Pero ang pinakamagandang description, yung mamatay tayo na lingkod tayo ng Diyos. Yung bang hindi kalugihan ang pagsunod mo sa Diyos. Walang sayang sa lahat ng bagay na ginawa mo sa Diyos. Bakit? Alam mo na ikaw ay babalik sa totoong may-ari ng buhay natin. Na merong kasiyahan na sasabihin natin, Panginoon, grabe, pinaglingkuran talaga kita. Tapos sasabihin ni Lord, pakiplay nga ng buhay niyan. So ipiplay yung buhay mo, ikaw na mapapahiya sa sarili mo. Eh.
Mga kasama, lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa mundong ito, may accountability tayo. So we are accountable to our own action. Kaya hindi mo pwedeng isisi ang lahat ng bagay na ito sa ibang, sa kapaligiran mo, sa mga tao. Bakit? Meron kang willpower. Meron kang willpower. Hindi ka kayang pagawain ng masama basta ayaw mo. Hello? At eto rin naman, hindi ka rin naman kayang pasunurin sa Diyos basta ayaw mo. Kaya walang pilitan. Pakisabi sa katabi, walang pilitan. Nakukusan loob. Sino excited dito mga kasama sa pagsunod natin sa Lord? So yun, dyan tayo magiging conqueror. Dyan tayo ma-experience yung victorious life. So kagaya ni Moses yung po, at ni Joshua, yun po yung naranasan ni Joshua kay Moses. Matindi po yung training ni Joshua kay Moses. Walang pagkakataon sa buhay ni Moses na hindi nakag-glorify sa Lord. Yun yung nakita ni Joshua. Bagamat si Moses hindi siya perfect, dahilan sa tigas ng ulo ng mga tao, one time, sabi sa kanya ng Panginoon, sabihin mo sa bato na lumabas ang tubig dito para makainom ang mga tao. Sa inis ni Joshua, ni Moses, pinalo ng 3 beses yung bato. And that's the reason why hindi siya nakapasok sa promised land. Sabi niya, you fail to display my holiness. You fail to display my holiness. Saan siya hindi nakapasok? Hindi siya nakapasok doon sa promised land. And that promised land is earthly promise. Pero nakapasok siya doon sa eternal promise. So mga kasama, do not focus on earthly things. Lahat niyan lilipas. Focus on the eternal things. Kaya yun po yung bagay na dapat ma-develop sa atin, makita sa atin itong mga bagay na ito. So kung ikaw ngayon ay master ng buhay mo, siguraduhin mo meron kang sinusunod na isang master pa, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya siya Panginoon because He is our master. We need to obey Him, not ourselves. We need to obey Him, not the people around us. We need to obey Him because we are His servant. So if you are a servant, if you have a servant attitude, si Moses, walang permanente sa mundo, mga kasama. Tandaan niyo po yan, walang permanente sa mundo. Kahit na ikaw ay napakagaling, kahit na ikaw ay napakabait, kahit na ikaw ay napakahusay, may katapusan ng buhay. Kaya lang, siguraduhin natin kung paano tayo matatapos. Tingnan niyo po ito. Get ready now. You and all the people of Israel and cross the Jordan River into the land that I am giving to them. So ikaw, so naandun na ngayon yung installation. Naandun na ngayon yung appointment. Sabihin mo sa katabi mo, installation, appointment. So, in-install ng Panginoon si Joshua. Sabi niya, ngayon, patay na si Moses, ikaw na ang susunod. Meron naman akong tinanong, sabi ko, ikaw bro, pagka ikaw ay namatay, anong gusto mong maalala sa'yo? Ah, pastor, ako iba. Yung lagi ko naririnig sa'yo. Yung ilalagay ko po doon sa may kabaong ko, ako ngayon, ikaw ang susunod. Para po lahat ng titingin na ganun, naaalarma sila. Kasi ang kamatayan kasi akala natin, malayo pa. Pero hindi naman tayo intentional sa pamumuhay natin sa Panginoon. So we need to be intentional. So si Joshua, in-install siya ni Lord mismo. In-appoint siya mismo ni Lord to lead the people. So lagi niyong tatandaan, we are here on earth to lead God's people. So that is your promotion. That is your promotion. If you lead God's people, God will promote you. God will promote you. Kaya hindi pwedeng hindi tayo mangunguna. Hindi tayo pwedeng hindi susundan ng mga tao because we want to guide all the people to be godly. So yun po yung gusto ng Panginoon na ipamuhay po ng bawat isa sa atin. So we need to be obedient to the Lord. Kagaya ni Joshua, imagine mo, hindi sinabi ni Joshua, nagluluksa pa ako eh. Kamamatay lang nung amo ko.
Tapos ako, bibigyan mo na ngayon ng assignment. Hindi sinabi ni Joshua yun. Nagiget niyo mga kasama? Na-overcome niya yung kanyang emotion. Eh tayo kasi, may problema ka lang, ayaw mo na sumunod kay Lord. Tapos ang gusto mo ng title, Servant of the Lord. Naunawaan niyo mga kasama, tandaan natin mabuti, we are a blessing. The Lord use us to bless other people. So you are a blessing to your family. Sabi mo sa katabi mo, pagpapala ka sa pamilya mo. Pagpapala ka sa henerasyon mo. So dapat dinidisplay natin yung glory ni Lord. Tama po ba? So itong si Moses, si Joshua, hindi niya sinabi, Panginoon, sobra ka. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Hindi mo ba naiintindihan ang paano namatayan? Nagluluksa pa ako, tapos bibigyan mo agad ako ng assignment. Hello, mga anak ni Lord, mga servant of the Lord. Sino dito excited ka na servant of the Lord ka? Huwag mong tanggihan ng assignment. Maraming mga tao, susunod ako sa Panginoon pag may pera na ako. Susunod ako sa Panginoon pag nakagraduate ako. Susunod ako sa Panginoon pag nagkatrabaho ako. Alam niyo po ba yung mga yan? Yung mga nangakong ganyan, hindi naman talaga sumunod. Kung talagang susunod ka, ngayon pa lang, sumunod ka na. Magbibigay ako pag marami na akong pera. Yun ngang wala ka, di ka makapagbigay, lalo pa pag dumami. Mga kasama, it is who we are. Si Joshua, mga kapatid, hindi niya tiningnan yung kanyang sitwasyon. Hindi niya tiningnan yung kanyang nararamdaman. Ang inintindi niya yung sinabi ng Diyos sa kanya. Mga kasama, excited po ba kayo sa mga bagay na marireceive natin ngayon? Alam ko may mga kanya-kanya tayong sitwasyon, may mga kanya-kanya tayong kondisyon. Kaya lang marami mga tao, imutero. Hindi ako makakasunod sa Lord kasi nga tingnan mo yung pamilya ko, oh. Ang sasalbahe pa nila, ang gugulo pa nila, paano ako maglilingkod? Sabi ni Lord, hayaan mong i-install kita. Hindi naman kinakailangan maging perfect eh. Pag si Lord ang nag-promote sa'yo from one level to another. Kaya lang, huwag ka nang tatanggi. Sabi mo sa katabi, walang tanggihan. Ang mahirap kasi sa ang pagtanggi, alam niyo po ba yan, ugali? Naranasan niyo na ito sa cell group? Pinagpe-pray ka, hindi pa ako handa. Matindi yung ugali mo. O ikaw mag-word, hindi pa ako handa. Ang tanong ko, kailan ka magiging handa? Alam niyo po ba, ang pagsunod sa Panginoon ay parang kamatayan na hindi mo alam kung kailan darating. At kapag ka ugali mo, hindi ka masunod, ayoko, hindi pa ako handa. Sa susunod na lang, hindi pa ako handa. Maniwala ka, mamamatay kang hindi sumusunod. Ang pagsunod ngayon, hindi mo kinakailangan magaling. Ito nga, katulong lang eh, oh. Samantalang ikaw, naka-rebound ka pa, di ba? Makakasama, katulong eh, oh. Pinromote ng Lord. Kasi si Lord, hindi tinitingnan kung anong itsura. Hindi tinitingnan kung anong katatayuan because God promotes. Kaya lang, when God promotes you, huwag kang tumanggi. Maniwala ka, darating din yung kamatayan, ipopromote ka. From responsibility to eternity. Sino dito gusto nyo ipromote ka na? Ayaw mo na ng responsibility, go to eternity. Kaya lang yung eternity, dalawa. Pag hindi ka naging masunurin sa Diyos, ang kaaway ang sinusunod mo. So, eternal life with God, mararanasan nyo ng mga sumusunod. Pero yung eternal punishment, yun naman yung mararanasan ng mga masuwayin. So, kaya mga kasama, kunin natin yung titulo na pag namatay tayong, yung namatay kang nakangiti. Kasi alam mo kung saan ka pupunta. Hindi yung namatay kang takot, naku po, Diyos ko, madilim. Tapos may susundo sa'yo.
Ang masarap sumundo sa'yo, mga anghel. Hindi yung merong... Darating yan! So yun sa katabi mo, paghandaan. Sino dito? Simula ngayon, itutodo ko na kay Lord. Mga kasama kasi tayo, feeling natin hindi pa tayo mamamatay kaya hindi ka pa todo kay Lord. Paunti-unti, paunti-unti, paunti-unti. Mga kasama, hindi ganun. Todo, todo, todo. Ang pagsunod sa Lord, todo, todo. Hindi unti-unti. Tira yung katabi mo. Buti na lang, nandito ka ngayon, ha? Sino yung excited ka ngayon? Todong-todo ka kay Lord. So, itong mga sitwasyon natin to sa buhay, God will promote us. Si Moses, pinromote ng Diyos. From responsibility to eternity. Pero itong si Joshua, from aid, from a servant ni Moses, ngayon naging servant of the Lord. What is that? Responsibility. Kaya mga kasama, if God promotes you, huwag ka nang kumontra. Sabihin mo sa katabi mo, lagi kang pinopromote ni Lord. At tandaan nyo mga kasama, pag hindi ka pinromote sa responsibility, si Moses, dinala po siya sa eternity. Kaya po, nung nag-transfiguration si Jesus, nandun si Moses, nandun si Elijah, kausap ng Panginoon. So mga kasama, yan po yung ano, yan po yung sitwasyon. Kaya naniniwala ako, if God promotes you, God will use you. Hanggat buhay ka, ang Diyos lang ang gagamit sa'yo. If God promotes you in responsibility, allow God to use you. Only God can use us. Ang Diyos lang po, kahit, alam ba ng Diyos na may pandemic? Alam niya yan. Hindi siya nagugulat. Ha? Year 2020, 2000 at saka 2021, nakakagulat, may pandemic. Hindi po siya nagugulat dyan. Alam nyo, alam na niya yan. Alam na niya yan because meron siyang karunungan na nakakaalam ng mga bagay na darating. Meron siyang foreknowledge. Mga kasama, kaya yan, kung ano man ang sitwasyon natin ngayon, ano man ang kondisyon natin ngayon, God just expose our heart. Ine-expose lang ng Diyos kung ano yung laman ng puso natin. Kaya may pandemic ngayon, God exposed our heart. Tinan mo yung katabi mo, buti na lang ang puso mo para sa Panginoon. So ngayon, ang puso mo nagmamahal, tama? So kung ang puso mo hindi sa Panginoon, may takot yan, hindi ako lalabas. Baka may virus. Kung talagang ayaw mo lumabas, huwag ka talaga lumabas. Huwag kang pupunta sa palengke. Huwag kang magtatrabaho. Baka mahawa eh. Eh pero kung nakakalabas ka sa palengke, nagpupunta ka pa sa mall, nagpupunta ka pa sa mga pasyalang safe at hindi mga crowded, abay, huwag naman ang idadamay itong kay Lord. Kung gusto mo talaga magkaroon ng title. Tama? Kasi tayo nagdi-distinguish ng safe at hindi safe. Punta tayo dito, doon sa open air, hindi dyan, ano, hindi dyan mapanganib. So yung may sabi sa'yo, puntahan din ng tao yan. Wala ka lang kasabay. Tama ba mga kasama? Walang safe na lugar kundi kay Lord. Kaya, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, huwag tayong masusurprise. Anak tayo ng Diyos kahit na anong sitwasyon na mangyari. Mga kasama, mahalaga po ito. Na na-identify natin. Sino po yung may natututunan ngayon? Tandaan natin, God will promote you. God will promote you. Si Lord ang magpo-promote sa'yo. Pag pinromote ka, huwag kang tumanggi. Si Joshua, may pangit na sitwasyon siya, nagluluksa siya. Ang hirap pamatayan, ang mahal sa buhay. Imagine mo, ang kasama niya, pagkasama niya yon, iba-ibang level ang mararamdaman mo kasi may power si Moses. Nagpapadala siya ng ano, ng pagkain, galing sa langit, yung mana. So imagine mo pagkasama ka, grabe ka tol, grabe ka sir, walang gutom sa'yo. Eh namatay, patay, gutom na ako. Nanaintindihan nyo, yun ang nararanasan ni Joshua at that time, yun ang mga iniisip ni Joshua at that time, yung milagro, yung may panganib, hinahabol sila ng mga Pilisteo.
Alam nyo, mga kasama, yung mga Egyptian, I mean, hinahabol sila ng mga Egyptian. Itinaas ni Moses yung tungkod na hati yung dagat. Wow, amazing! Ikaw yung tagapagligtas sa panganib, eh namatay. Wala na ang tagapagligtas sa panganib. Wala na yung tungkod. Tapos sasabihin pa sa'yo, oh, ikaw na mag-lead sa mga taong matitigas ang ulo, ha? Hindi mo ba alam ang nararamdaman ko? Hindi ko kaya nagagawa ni Moses. Nagiget nyo? Yan ang mga tao, kaya hindi sila sumusunod sa Lord. Ay, ang galing kasi niya. Gumagawa ng himala. Eh, namatay. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw na ngayon. Kaya yung time natin, kay Lord lamang yan. Siya ang magsasabi kung kailan. But you need to grab every opportunity for God's greater glory. Pag pinromote ka ni Lord, say yes. Kaya tuntuan ako sa mga ano natin, sa mga worship leader natin. No, walang bata, walang matanda sa pag-awit sa Panginoon. Kaya yung mga interesado dito, paggamit na kayo sa Diyos. Malapit nang dumating si Lord. Tapos ngayon, di ba may mga lumalabas, maglalabasan daw yung mga zombie. Yung mga nabakunahan, talaga sila daw yung mga ano, mga second level experimentation. Nakaprogram na raw yung mga yan, kaya lalabas yung zombie. Maglingkod na talaga kayo. Hindi dahil sa may balitang ganyan. Maglingkod tayo kasi nagmamahal kay Lord. Marami mga tao talaga pagka tinatakot mo, sumisipag sa Lord eh. Mali. Maling motivation ng takot. Dapat susunod tayo sa Panginoon kasi nagmamahal. Amen. Yan po yun. Yan yung mga bagay na dapat i-develop natin. Kaya mga kasama, siguraduhin mo, pag namatay tayong lahat, merong susunod at papalit sa atin na mas matinding maka-Diyos. Yun po talaga yun. Yun po yung advocacy ko na dapat itong si Mel mas matindi sa akin, itong si Mark mas matindi sa akin, si Chris mas matindi sa akin. Lalo na yung anak ko. Dapat kung ako'y maka-Diyos, mas matinding level ang anak ko, maka-Diyos din to. Lalo yung apo ko, hindi pa nakikita, pero maka-Diyos na yan. Eh yung iba kasi, kitang-kita na, hindi mo alam kung maka-Diyos eh. Naunawaan nyo mga kasama, ang aking henerasyon, responsibilidad ko. Panalagutan ko sa Diyos yan. Naunawaan nyo mga kasama, paano kung pangunahan ang bansang Pilipinas, yung aking pamilya, hindi ko mapangunahan. Ni mapanalangin ko nga pagkakain, hindi mapanalangin ni. Uy, mag-pray ka na. Una-unahan sa pagkain. Naunawaan nyo mga kasama, maging intentional tayo sa buhay natin. Hindi tayo nagre-reliyon. Hindi tayo program. Hindi tayo nakadepende kung ano yung paniniwala lamang. Ang kailangan natin maging masunurin sa Diyos. Itong si Joshua, meron siya nararamdaman, meron siyang sitwasyon, pero pinromote siya ni Lord. So I tell you today, lalo na kapag may pangit kang sitwasyon, yan yung iyong panahon ng preparasyon. Because one day, God will promote you. Kaya magpasalamat ka na sa pangit mong sitwasyon. Namatayan. O mag-lead ka na ito. Opo, opo. Yun yung mga ganun. Yung bang walang panahon ang emosyon sa atin na kontrolin tayo. Walang panahon ang emosyon na tayo ay huwag makagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya mga kasama, paalala ko sa inyo, hindi tayo dapat naglilibang. Hindi tayo nag-aaksaya ng panahon. Hindi tayo nag-uubos ng lakas. Hindi natin pinalilipas lang yung gabi. Pinalilipas yung araw, hindi lang ganun. Hindi lang tayo nagbibilang ng petsa. Nagiging intentional tayo sa lifestyle natin. So, mga kasama, you need to be conqueror sa pamamagitan ng buhay po nitong si Joshua. Ano yung mga bagay na ito? Tingnan nyo mabuti itong mga bagay. I will give you every place where you set your foot as I promised to Moses. Ganda ng pangako ng Panginoon. Kapag ka nakapag-raise up tayo ng mga next generation, sabi niya, sasamahan ko sila. Kung paanong sinamahan ko si Moses, ganun din sasamahan kita.
Ang sarap ng pangako ng Panginoon na yun. Ano, nagigat nyo mga kasama? So yung pangako ng, yan, ng Panginoon yan, kay Moses, pangako na yan kay Joshua, pangako yan sa mga lingkod ng Diyos. Pangako yan sa mga lingkod ng Diyos. Kaya kung lingkod ka ng Diyos, may pangako ka ng Diyos. Na kahit saan mo itungtong ang iyong paa, magre-reveal ng kalwalhatian ng Panginoon. Saan mo itungtong ang iyong mga paa, yung kabutihan maghahari, yung kabanalan maghahari. So yun yung bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon dito. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river of Euphrates and all Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. So pinakita yung kanyang scope of conquest. God is telling us, you have no limitation if you are with Him. So pinakikita yung ano no, yung conquest niya. Verse 5, no one will be able to stand against you. No one will be able to stand against you. All the days of your life, as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Bakit may pangako ng I will never leave you nor forsake you? Because Joshua lead the people. Sa kaya hindi mo siya pwedeng i-claim na ang Diyos hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan na wala kang ginagawa. Ang pangako ng Diyos na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, inililid niya yung Israel. So don't get this verse wrong. Maraming, Panginoon, di ba pangako mo, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Sabi ni Lord, anong ginagawa mo? Sabi ng memes, anong ginagawa mo? Hindi mo pwedeng i-claim yan if you are not holding God's responsibility. Ang may pangako lang yan, mga servant of the Lord. So hindi mundo ang nakikinabang sa atin, hindi trabaho ang nakikinabang sa atin, hindi karir ang nakikinabang sa atin, hindi kayamanan ang nakikinabang sa atin. Si Lord, always lead God's people, go back to Him. So yun po yung bagay na gustong ipaunawa sa atin dito. Huwag nating magkakamali, huwag tayong magkakamali sa paggamit ng talata. Panginoon, di ba sinabi mo, you will never leave me nor forsake me? Hindi mo ko iiwan, ni pababayaan man. Eh wala ka namang ginagawa kundi Facebook. Bakit ka pa sasamahan ni Lord dyan? Kung Facebook pero nag-i-invite ka, oh, kumusta na kayo? Umattend tayo ng Campus Revolution na yung mga anak ninyo kahit hindi nag-aaral, dito talaga magkakaroon sila ng pangarap. Sige, ganun ang pagtulong, hindi yung member-member, hindi yung network-network. We are here to help our nation. Kaya mga kasama, merong Campus Revolution para yung mga hindi nag-aaral, ma-encourage na mag-aaral. Yung mga walang pangarap, magkaroon ng pangarap. Huwag puro bangungot. Mga kasama, kaya merong ganyan. Kaya huwag niyong iintindihan ang network mo, ang lahat ng kakilala mo, engage natin dito. At kapag ginawa mo yun, nandun yung promise, I will never leave you nor forsake you. Bawat tahanan may mag-aaral. Bawat tahanan, merong kabataang hindi nag-aaral. So we need to engage them in our Campus Revolution. Eh tayo kasi, ay hindi namin network. Ay wala akong contact. Pero pag birthday mo, dami bumabati. Nagagat niyo mga kasama, sino dito magpapagamit ka na kay Lord? So pag ginagamit ka ni Lord, na ililid mo yung mga tao, doon ka lang merong promise. Tignan mo yung katabi mo, ha? Huwag kang assuming, ha? Hindi lahat ng pinangakuan tumatanggap. Depende yan sa covenant. Kung ang mga tao ko, pangungunahan mo, sa lugar na pupuntahan nila, sasamahan kita kagaya ng pagsama ko kay Moses. Kung ang mga tao ko, pangungunahan mo na makarating sa pangako nila, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Yan ang ibig sabihin dyan, ni. Nag-get nyo mga kasama? Sino dito excited ka? Mamamatay kang lingkod ng Diyos. Itodo na natin mga kasama. Itodo na natin. Kaya mga bagay na dapat meron tayo para tayo ay magtagumpay, no? At maging mapanakop. Dapat meron tayo
sa buhay natin, mga kapatid, dapat meron tayong puso. Sabihin mo sa katabi mo, puso. Tingnan niyo to, no? Sabi ng verse 6, be strong and be courageous because you will be lead these people to inherit the land I swore to their ancestor to give them. Mga kasama, sabi ng Panginoon sa kanya, hindi lang basta, alam niyo po ba ang pagiging malakas? Hindi naman yung sa physical eh. Ang tinutukoy dito sa spiritual. You need to be strong. You need to be courageous in the spirit. So ituloy mo lang yung espiritu mo na kagaya ng kay Caleb. Nakita ko na kung paano ko nag-perform. You need to be strong. Bakit sinabihang strong? Kasi namatay si Joshua. Sabi niya, magpakalakas ka, magpakatapang ka. Bakit? Wala na siyang kasama kundi si Lord na lang. Masarap sumunod sa Panginoon pag meron kang Moses. Eh what if kung wala na ako? What if kung wala na ang leader mo? Ang meron na lang ang Diyos. Pero kapag ang Diyos na lang ang meron ka ng lahat ng bagay. Yan po yung dapat na panghawakan natin dito. Mga kasama, 3 times binanggit dito yung be strong and be courageous. So dapat meron tayong puso. We need to have a heart. We need to have a heart for God. Dapat may puso tayo para sa Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, kung gusto mong maging mapagtagumpay, we need to have a heart for God. Ang puso mo tumitibok para sa Diyos lang. Yes, Lord, may sitwasyon ako, may kondisyon ako. Lord, naandun ako dati, katulong lang ako, assistant lang ako dati. Lord, pero sinabi mo, Lord, doon ako sa sinabi mo. At yung sinabi mo, hindi yung naiisip ko, hindi yung nararamdaman ko, yun ang igagalaw ko. Sino excited dito, mga kasama? You have a heart for God. Pag sinabi ni Lord, yes, Lord. Kahit medyo umiiyak-iyak pa, mugto pa ang mata, pero sinabi ni Lord, yes, Lord. Kasi sinabi ni Lord, dapat may puso tayo sa Diyos. Mga kasama, ang puso mo tumitibok para sundin ang Diyos. Yun lang yun, mga kasama. Huwag mong titingnan yung iyong sitwasyon, yung iyong kondisyon. Huwag. Ang tingnan mo yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. Mga kasama, ako po ay buhay na patotoo dito sa mga ganitong bagay na aking buhay. Napaka-intimidated ko dati. Ang lakas ng intimidation ko. Napaka-mahiyain ko dati. Mga kasama, because of God's grace, because of God's love, because of God's promotion, mga kasama, hindi na ako yung dati. Binago ko ng Panginoon because I have the heart for God. Lord, hindi naman ako eh, ikaw. Kaya Lord, di baling mapalpak, di baling may mali. Lord, ikaw naman ang magtatama eh. Lord, hindi baling ang buhay ko, eto may kulang ako, kapos ako Lord, short ako, cute ako, pero Lord, di ka naman tumitingin sa size. Mga kasama, puso para sa Diyos. Sino excited ka dito, ang puso mo para sa Diyos? Susunod tayo sa Diyos kahit walang pera. At lalo susunod tayo sa Diyos pag mapera ka na. Susunod tayo sa Diyos kahit walang trabaho. Susunod tayo sa Diyos pag may trabaho ka na. Walang magpapalayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang puso natin tumitibok para sa Diyos lang. Dapat may puso din tayo, hindi lang para sa Diyos, para sa tao. Mga kasama, puso para sa tao. Tayo, hindi tayo relihiyon, hindi tayo nagpapamiyembro. Tumutulong tayo sa buhay nila na magkaroon sila ng buhay na magandang pananaw. Alam nyo, si JJ, mga kasama, meron po siyang bagong mission sa akin ngayon. Pagkatapos po niyang gumraduate, mag-aaral na naman. Sabi ko, magmasteral ka. At maging professor ka sa URS. You need to increase your value. Bakit natin to gagawin? Kasi matagal na natin pinag-pray ang URS. Ngayon, ang connections mo, hindi lang mga estudyante, mga teachers din. Tinanim ka na dyan, dyan ka lalago, dyan ka tutubo, dyan ka mamumunga. At pag namunga ka, ang makikinabang ang campus ng URS. Parang hindi kayo masaya. Mga kasama, for God's greater glory. Alam nyo, nung binibision cast ko si JJ, gumagano siya, Pastor, oo nga. Puso sa tao. Hindi ka nagtatrabaho para kumita lang. Hindi ka nagtatrabaho para ma-compensate ka lang o kaya yung masatisfied lang yung iyong passion. Hindi, ang passion natin, tao.
Pasyon natin tao. Kaya mga kasama, kaya mo ginagawa ito dahilan sa tao. We want to help people to find their way back to God. Kaya natutuwa ako kay Ate Sarah. Si Ate Sarah for so many years, siya po ay registered nurse. Ngayon po, nagpa-practice po siya ng kanyang profession, ng kanyang passion. Pero sabi niya sa akin one time, nag-breakfast po kami sa bahay. Sabi niya, Pastor, hindi naman ako nagtatrabaho para sa pera. Hindi ko na kailangan ng pera. Nagtatrabaho ko para sa tao. Gusto kong makabalik ang mga tao sa Diyos. At Pastor, blessing ako doon sa pinapasukan ko. Lagi ko silang sinesera ng aking devotion. So mga kasama, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Pwede kang mangarap, pwede kang magtrabaho, pwede kang yumaman, pwede kang umasensyo, pero lagi niyong tatandaan, puso sa tao. Kasi the more na ikaw ay ini-increase ang value, the more na nag-i-increase ang iyong influence. Kaya si JJ, hindi lang po siya magiging master, magiging professor. Parang hindi kayo masaya para kay JJ. Come on, bigyan natin ng the best clap si Lord. Sabi ko, at yung mga nagsimula sa Raining Light, tinignan kung paano ka. Alam ko maraming nag-down sa'yo. At alam ko naramdaman mo rin yun. Una sa kulay. Maraming nang bubuli-buli lang sa kanya. Sabi ko, pero pag professor ka na, maraming gumraduate na yumabang. Nag-master lang, nakatungtong lang, ganito, nakapagtrabaho lang. Ayaw na sumunod sa Lord. Busy na sila. At hindi mo masisi, kasi busy. Pero, naandun ako sa dulo kung paano tatapusin yung sinimulan. Kasi hindi lahat na nagsimula ng maganda, tinapos ng maganda. At hindi rin naman nagsimula ng masama, na hindi maganda, tinapos din ng hindi maganda. Meron pong nagsisimula talaga ng maganda, natatapos din naman ng maganda. Kaya sabi ko, JJ, we are praying for campus revolution. Iniikot po namin yan. Sa mga hindi nakakaalam, iniikot namin ang URS. Morning prayer po yun. Pagkagaling namin sa munisipyo, iniikot po namin, nagpe-prayer walk po kami. After 10 years, nakakita po ako ng potential kay JJ. Alam niyo, sabi ko, JJ, yung lahat ng mga estudyante inilagay natin doon na pumalpak, bawing-bawi si Lord sa'yo. Dapat may puso sa tao. Puso sa tao. Mga kasama, alam nyo, si JJ, lagi kasing minamasahe po niya ako sa mga gusto magpa-schedule, biro ko lang. Minamasahe niya ako, every time na nagmamasahe po kami, lahat ng na-experience siya, kinukwento niya sa akin. Doon sa kanyang journey. Mga kapatid, gusto kong unawain natin ang mga bagay na ito. Hindi madali ang pagsunod sa Panginoon, pero hindi imposible. Basta may puso ka sa tao. Nandito tayo para tumulong, hindi para sumikat, hindi para kumita, hindi para yumaman. Para sa tao tayo. So hindi natin kinakailangan tumakbo at kumandidato para maglingkod sa bayan. Maging cell leader ka lang, panalo ka na. So sino po excited? Tutulong tayo sa tao. At lalatigit, sa bayan. Dapat may puso ka, hindi lang sa tao, hindi lang sa Diyos, hindi lang sa tao, pati sa bayan. So dapat concerned ka rin sa ating bayan. Mga kasama, hindi po tayo dito lang. Maraming gagawin ng Panginoon sa atin. At pabayaan mong gamitin ka ng Panginoon. Mapagmahal tayo sa bayan. At dapat, hindi ka lang dapat merong puso. Marami kasing may puso, pero wala namang abilidad. So dapat meron ka ring ability. Alam nyo kaya dito tayo, nagtitrain para marami pong able na gumawa ng mga bagay patungkol sa Lord. So skills, napaka-ano po ng ating pong ability. Dapat meron din tayong galing. Hindi lang basta may puso, dapat may galing din. At ito nakakalungkot, no? Pag tayo nagpagaling dito, ang mundo minsan na nakikinabang. Oh, dami ko na-encourage, sabi ko, mag-master ka. Pagkatapos mo, mag-masteran ka agad, naging master na. Talagang master talaga. Yung tagumpay nilagay sa ulo. Mga kasama, napapailing ako, sabi ko, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nasasaktan ang kanilang sarili. Maniwala kayo lahat na na-train dito sa church, magaling sa labas, ang gagaling.
Sa editing, ang galing. Sa naku, mahusay talaga. Pero yung hindi lahat ng gumaling dito, ginamit dito. Pero one day, naniniwala ako, sinabi ng Panginoon, lahat ng tuhod ay luluhod. Naniniwala ako, one day, tatawag sila sa Diyos. One day, susunod sila sa Diyos. Yung galing na yan, para sa Panginoon lang. Hindi makikinabang ang mundo dyan. So mga kasama, yan po yung ating advocacy kung bakit natin ito ginagawa, ang mga bagay na ito. At hindi lamang yun, dapat meron din tapang. Hindi lang may puso, hindi lang may galing, dapat may tapang. Yan po mga kasama, ang dapat meron tayo. No? Dapat mayroong puso, dapat mayroong galing, dapat mayroong tapang. Kaya ang tapang, utos sa atin ng Panginoon yan. Be strong, be courageous. Sabi ng Panginoon, huwag kang duwag. Mga kasama, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan niyo sa buhay. Hindi ko alam kung anong sitwasyon niyo sa buhay. Maaring si Moses, nakita natin, from responsibility, pinromote siya ng Panginoon to eternity. Si Joshua, pinromote ng Panginoon from small responsibility. Ngayon, big responsibility na kasi nation na yung kanyang ililid. Hanggat buhay tayo, binibigyan tayo ng Panginoon ng opportunity to serve. At kapag namatay tayo, yun ang pinakamagandang title natin, My Servant Lito is Dead. My Servant Mark is Dead. My Servant Mel is Dead. My Servant Chris is Dead. Yun ang pinakamasarap sa lahat. Yung patay ka na, dinideklara pa ng Diyos na ikaw ay lingkod niya. Bakit? Yun yung buhay na meron tayo. So, mga kasama, be strong and be courageous sa pagsunod natin sa Panginoon. Huwag tayo maging emotional. Huwag din tayo maging intellectual na lahat ng bagay dapat may explanation. Dapat may reasoning. Maraming mga tao talaga, kailangan mo isatisfied yung kanilang intellect before they obey. So mga kasama sa Lord, iba. Sa Lord, ang kailangan ng Lord yung immediate response mo sa Kanya. Yung immediate and quick obedience mo sa Kanya. Yan yung gusto sa atin ng Panginoon. Be strong and be courageous because you will lead these people. Alam niyo po ba kapag pangungunahan natin ng mga tao, mapanganib ang mga tao? Si JJ po ngayon, nakita niyo po yan, pero more than 10 years in the making. Sino nakakakilala kay JJ? Bago po maging JJ yan. Konti po, pero yung mga iba na ko, maniwala kayo. Ayun, si Ate Rona, tumaas ang kamay. No? Ito, yan po yun, yung mga yan. Pero the best is yet to come. More to come, mga kasama. At kung yun nangyari sa buhay ni JJ, mangyayari din po yan sa bawat isa sa atin. At ang masarap, mga kasama, yung dulo, paano natin tatapusin? Lahat tayo mamamatay. Pero ang pinakamaganda sa lahat, ano yung title natin pag namatay tayo? So I just want to pray for you right now. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo, hindi ko alam kung anong kondisyon mo. Pero ang maganda ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magdesisyon na simula ngayon. Lord, maaari naging duwag ako noong nakaraan. Maaari noong nakaraan nadaya ako. Na akala ko ang Panginoon, hindi ako iiwanan, hindi ako pababayaan. Akala ko sapat na statement na yun. Yung pala, hindi ako iiwanan, pababayaan ng Panginoon kapag nililid ko yung mga tao. Lord, salamat, babalik ako. This very day, I was so thankful to you, O God, and I worship you, and I love you. Just surrender your life to God right now. Everything. Maging yung takot natin, maging yung pangarap natin, maging yung mga gusto natin. Just surrender it to God right now. Walang bagay sa buhay mo na hindi pagmamay-ari ng Diyos. Walang bahagi sa buhay mo na hindi pangungunahan ng Diyos. Walang bahagi sa buhay mo na hindi protektado ng Diyos. Receive in your spirit right now. Father, we come to you in humility. And with submission, we surrender to you, O God. Lord, isinusuko namin ang aming katamaran, isinusuko namin ang aming takot, isinusuko namin ang aming kayabangan. Those spirits, O God, remove in our lives, Lord. Lord, yung espiritu ng pagpapabaya, Lord, alisin mo po ito sa amin, Panginoon. Tanggalin mo po ito, Panginoon. At ang espiritu, Panginoon, ng kahusayan,
ilagay mo po sa puso ng iyong mga anak na lahat ng bagay na gagawin namin para sa kalwalhatian mo, Lord, may kahusayan. At Lord, lahat ng bagay na ito ay para sa iyong kalwalhatian. Lord, dinadalangin ko ang bawat isa na una, kausapin mo sila ngayon sa mga sandaling ito at ikaw ang maging sentro ng kanilang buhay. Tingnan na namin kung paano namin tatapusin ang buhay na mayroon kami. Sapagkat kapag nakita na namin ang katapusan, Lord, magiging intentional kami sa bawat gagawin namin para sa iyo. Lord, magiging sensitive, magiging aware kami, Panginoon, na lahat ng bagay na ginagawa namin, nakatingin ka palagi. So, hindi kami mag-aaksaya ng panahon, hindi kami mag-aaksaya ng lakas, hindi kami mag-aaksaya ng mga resources namin, O God, kundi gagawin namin ang lahat ng bagay, Panginoon, with intentionality. Lord, bless each and every one of us. Lord, ang marka namin ngayon, tinatanggap namin sa espiritu namin na kami ay mga lingkod mo. Bawat isa sa amin ay lingkod mo, Panginoon. At bilang lingkod mo, Panginoon, may mga papasahan kami, Panginoon. May mga Joshua kami, Panginoon, na madidevelop. Kagaya ni Moses, nag-develop ng Joshua. Lord, maraming mga Joshua ang mare-raise up sa maaming pamilya. Lord, maraming mga kapamilya namin, mahal namin sa buhay ang manunumbalik sa iyo, Panginoon. Ang aming mga anak, aming asawa, ang aming mga gulang, Panginoon. Lahat ng aming sambahayan, Lord, babalik po, Panginoon, sa iyo. Lord, sa pangalan po ni Jesus, gamitin mo ang buhay namin para sa kalwalhatian mo lang. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat nga po pala kay Pastor sa maganda ang mensahe niya. At para, alam kong marami tayong na-receive ngayon at gusto ko lang i-share kung ano yung natutunan ko ngayon. Ang natutunan ko ngayon ay to conquer my emotion. Na kahit na ayaw ko, na, kahit na di feeling ko, di ako okay, na ayaw ko mag-cellphone kasi nga di ako okay, a-attend ako kasi hindi natin alam kung gising pa ba tayo bukas. So, gawin na natin yung pinaka-the best natin sa Lord. Ikaw naman, amen. Marie Chris, ano naman yung natutunan mo ngayon? Ako naman po, yung takeaways ko ngayon, yung kamatayan pala dapat hindi natin kinakatakutan pero pinaghahandaan. Kaya dapat we need to build a generation na so focused in serving God and His people. A generation na passionate in helping people to find their way back to God. Amen! At meron lang akong gustong i-share kasi 2 years ago may naalala ko about sa promotion. Meron, nag-apply ako sa isang company na hindi ko naman alam kung ano yung position. Nag-apply ako, and then ang requirement doon, dapat graduate ng Ateneo, LaSalle, and UP, UST, fluent sa English, matalino, matangkal, at maganda. Sa lahat nung parang hindi naman ako qualified, kasi sa ganda, talino, duda din ako. Pero sa graduate school, ay sa City graduate ako, syempre hindi rin siya qualified. And then nag-interview, during the interview namin, sabi ng HR, dapat fluent sa English kasi ang magiging katrabaho mo, managing director. And then nung interview ko naman, pupasa ako doon, and then interview ko sa HR, ang naging interview ko doon, nakita niya rin sa resume ko na nakalagay na born again ako. And then tinanong niya kung anong ginagawa mo sa church, ang sinabi ko lang na, assured po ako sa church and nagdi-disciple po kami, nag-i-invite po kami ng mga tao to help them na makakilala sa Lord. And then natapos doon yung interview namin, nagkwentuhan lang kami about the church, ganun yung naging interview ko noon. And then, may kalaban ako sa position. Alam mo ako saan siya graduate? Saan? Sa De La Salle. Ano ba laban ko doon? Diba? De La Salle yun. Tapos, 15 days, walang tumatawag. Kung ano yung update, wala talaga. And then, nalaman ko doon na sabi niya, contract signing na daw ako. Alam mo yun, napakabuti ng Diyos. Kasi hindi, parang duta ako sa lahat. Ano yung ginagawa mo? Kinasyon ko yung Lord, bakit ako? Bakit ako? Na hindi naman ako deserving. Ang sinabi lang ng Lord, servant kita, anak, kahit saan ka pumunta, hindi kita pababayaan at hindi kita hihiyain. Amen. And syempre, kayo din naman ang mga nasa live, i-comment down nyo na yung mga naging takeaways nyo ngayong araw na to. Ayun. Ate Marie Chris, meron ba tayong mga announcement? Ayan, and announcement po sa mga hindi pa po nakapag-register sa Campus Revolution, mag-register na po tayo. And gaganapin po siya sa August 19 to 21. Kahit working ka na, pwede ka pa rin mag-join and mag-invite ng mga colleagues mo. And also, we have a lifestyle. Every Monday, we have a gathering of the champions.
Wednesday, Quarant Training at 8 p.m. Friday, Savings Life, Saving Family at 8 p.m. Saturday, J12, Kit Online at 3 p.m. Also, our Sunday Celebration at 4 p.m. Yun lang, and that's it for today.